Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jenny Yan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, I don't forget to like and subscribe. For today's video is gonna be exciting because from the title itself, aalamin natin kung ilan bag na ba ang meron ako at kung meron ba talaga akong bag na worth a million pesos. If you are curious about this video, please keep on watching. The first one I have is ito. Kinorder ko siya sa MSE. Tapos, grade 9 ko pa po ito ginagamit at grade 12 na ako ngayon. At masasabi kong matibay ito dahil almost 3 years ko na itong ginagamit. At may medyo kamahalan to dahil nasa 700 plus po ito. Pero masasabi kong worth it yung bili nyo dahil magagamit niyo siya ng pangmatagalan. At the next one is ito. Sa MSE ko rin usually siya binili. Sa MSE. At mahal din to kasi nasa 700 din ata or almost 700. Mga siguro 695, di ko natanda kasi grade 10 naman ko ito in order doon. At masasabi ko rin siyang matibay, syempre sabi ko nga sa inyo, yung isa grade 9 at ito naman grade 10. At masasabi ko nagagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Nung grade 11 ako, hindi ako bumili ng bag kasi nagamit ko pa tong dalawang to at matibay nga kasi siya. At hindi na ako pinabili ni mama ng bagong bag kasi nga, may mga bag na akong pwede pang gamitin. The next one I have is ito. Ngayon ko siya ginagamit, grade 12. At hindi ko naman to binili kasi padala lang to sa akin ni mama. At hindi na nga ako pinabili at kasi nga may mga bag pa ako, may mga previous bag pa ako, no. At masasabi kong magiging matibay to dahil galing nga tong ibang bansa. Syempre when we hear the word ibang bansa, masasabi natin na oh, mahal 'yan. Oh, matibay 'yan, 'di ba? So ano na. So dito naman tayo ngayon sa mga shoulder bag. So sa mga girls, alam naman natin kung ano yung shoulder bag, di ba? So, let's proceed na. Then, ito yung pinaka-una ko sigurong shoulder bag. Hindi man siguro ito yung una, pero ito yung kasalukuyang nasa akin ngayon. Wow. At masasabi kong may pagkaluma na siya dahil napagkatagal na nito. I was grade 8, mag-grade 9 nung napunta to sa akin. At 250 to. Kung magtatanong kayo kung saan ko to binili, is mag-PM na lang kayo, no? At masasabi kong matibay nga siya, di ba? Almost 3 years ko na nasa akin to. Then the next one is ito. May pagka itsura siyang pagkabata. Ang cute kasi ng mga kulay niya, no? Iba't iba. Tapos maliit lang siya kasi pwede lang siyang gamitin pag lalabas ka kung din lang sa kapitbahay, may kainan din. Then the next one I have here is ito. Hindi ko pa ito. So galing siyang Thailand, no? Madala lang to sa akin ng mama ko. Then may siya, kung hindi niyo makikita, may elepante siya. Then elepante yung pagka-design niya. Then nakalagay dito is Thai tumata, tapos made in Thailand. Handmade, syempre halata naman dun sa tela. Hindi niyo lang mahahalata kasi malayo, no. Tapos nilagyan ko lang siya nitong palawet, pero hindi talaga siya yung nakalagay dito. Ang cute lang kasi medyo magkakulay sila, no. Ito halos lagi kong ginagamit. Kaya ganito na yung kulay, medyo malabo na. Winashin ko ata or binrush ko kaya lumabo lalo. At lagi ko itong ginagamit kapag pupunta ako sa mga classmates ko, ganun pag pupunta ako ng lalabas ako. Ito lagi ko talagang ginagamit kasi any color ng damit, bagay siya. Then, ito. May pagkaluma na siguro ang itsura para sa akin. Tapos, tatanggal yung beads niya. Nung una palang napadala sa akin ni mama, nawala na yung beads niya. Siguro sumabit na sa loob ng kahon. Kaya hindi ko siya magamit. Sayang lang. At siguro isang beses ko lang ito nagamit, no? At parang gusto ko na siyang ipamigay kasi nga nasasayang lang. Lumuluma lang sa bahay. Then, ito. Heartstring. Alam kong karamihan sa mga girls is may mga gantong bag na brand heartstring. Nasa SM natin ito magibili. Kaya ako ito nabili kasi gawa ng nag-sale to, 149 na lang yung presyo niya. Kaya kung ako sa inyo, bumisita rin kayo minsan sa SM kasi malay nyo, sale tong heartstring. Eh, alam naman nating matibay to, di ba? Madalang ko lang itong gamitin. Kapag bagay dun sa color ng damit ko, ginagamit ko siya. Siyempre, hindi man pwedeng pink yung damit mo, black yung damit mo, orange yung damit mo, ganito yung magiging kulay na. Pwede siguro kung white yung damit mo, light pink, red, light blue, bagay to. Basta, according dun sa pananamit mo, babagay to. At sumunod ay ito. Ang maganda dito is ito. Itong parang balahibo, no? Ang cute-cute niya lang. Tapos, maliit lang siya, small size. Tapos, ang pwede mo lang niyang ilagay is yung coin purse mo, no? Yung lip tint, ganun. Tapos, maliit na pulbo. Nagkakasya dito. At, kung maliit, medyo magkalitan yung cellphone mo. Magkakasya naman dito. Yung sa akin, hindi magkasya kasi medyo malaki yung cellphone ko, no? At, panyo, pwede pa rin naman siyang magkasya, no? At, pwede mo siyang magamit kahit saan kasi color black to. Any color ng damit mo is babagay. And outfit mo, no? Then the next one I have here is, wait, may nalimutan pala akong pahabol sa backpack, no? Nalimutan ko to. Thailand, galing din tong Thailand.
makita mo mga design elephant, elephant. Sabi kasi ng mama ko, doon daw mismo yung pinagmulan ata ng mga elepante. Ewan ko kung hindi ko kasi na-search eh kung ano, kung doon talaga. Pero parang ano, yun nga, kan nakita mo sa isa kong bag is Thai Tam atay nakalagay, made in Thailand. So, may part na itong salamin, nasa kwarto kasi hindi ko nadala. May part na itong salamin at napagka-cute niya kasi maliit lang siya pag gala. Ganun, gala kasi ako kaya ang dami kong mga bag. Bagay din siya sa ano, sa mga blue, light blue, at syempre sa depende na yun sa babagayan ng damit niya, di ba? Then ito. Ito. Regalo lang to sa akin ng ninang ko eh. Kaya hindi ko alam kung magkano to or kung saan to binili. Siguro sabi niya sa akin, in-order niya lang daw to sa online. Kaya medyo natagalan yung bigay niya sa akin. Papasko niya to sa akin ng last year. Graded pa ako at hindi ko siya nagagamit kasi ano lang, hindi ko trip. Pero ang cute na color niya, brown. Bagay din sa any color ng damit. Then, this is the most exciting part, no? Aalamin natin kung meron ba talaga akong bag na ano, merong halaga ng a million fries, no? Now, let's proceed. Siguro, wait lang. Siguro may nagtatanong sa inyo kung paano ako nagkaroon ng ganong kalaki ng bag. Ganong kalaking halaga. Pero, kung gusto niyo alamin kung meron ba talaga akong ganong bag, is panoorin niyo lang ito. Then, oo, iba sa inyo, hindi naniniwala, or nanonood pa hanggang ngayon dahil naku curious, dahil estudyante lang ako, tapos nagkaroon ako ng ganung kahalaga. Sabi na, ay, imposible naman magkaroon yun ng bag, diba? Kasi bata pa yan, kasi tapos wala pa akong kakayaang bumili. It's not true naman, wala pa akong kakayaang bumili. At then, ngayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano nga bang bag meron ako. The first one, na medyo may kamahala ng konti, is, nawala. Nawala, hindi ko alam kung nasaan. Wala na ako, no? Ito pala. Ito. May kamahalan to kasi sabi ni mama, original daw to. Original. At galing tong ibang bansa. At ang tatak niya, ang brand niya is Mango Touch. Mango Touch. I-search niyo po kung gusto niyo kung magkano to. So, ang alam ko lang is, ano lang to eh, worth 1,000 pesos. Siguro 1,000, 2,000 lang to. Mura lang to, best. Mura lang to for me. At galing lang to ibang bansa kay mama. Siguro na-afford niya to or na-afford, mas maka-afford mo yun kapag nasa ibang bansa ka. Diba sabi nila, pura lang daw dun, pero pagdating nito, pag tinonvite sa atin, mahal. Totoo naman po, diba? Masasabi kong maganda siya kasi, ano, smooth yung ganito niya. Parang pwede mo siyang punasan kasi hindi masisira, hindi magtutuklapan. Kasi yung ibang bag kapag leather, magtutuklapan. Pero ito, I don't think so kasi I'm sure na matibay ito. Then the next one I have here is ito. Hindi ko alam kung magkano ito, pero masasabi kong may kamahalan din ito. Hindi ko alam kung magkano ito, kung anong brand na ito eh. Ang kit lang ng palawit niya. Tapos isang beses ka lang ito nagamit. Nagamit ko ito nung nag-recognition ako ng grade 11, no? At masasabi kong maganda siya kasi ang dami pwedeng mailagay na laman, no? So, ang dami din yung mga zipper sa loob, hindi ko na ipapakita. Tapos, masasabi kong maganda talaga ito, guys. At hindi ko alam yung brand, pasensya na. Then the next one I have here is, papakita ko na sa inyo, guys, kung ano yung talagang meron ako na may kamahalan. Ano na, oo. Then, this is it. So, ito po. Diba? Mga, ang ibang bansa pa. Siguro nagamit ko lang to isang beses. Is nung nag-defense kami. Trip ko lang siyang gamitin. Actually, ayoko pa siyang gamitin. Kaso baka kasi maluma lang habang nakatago. Kaya, ginamit ko na. So, ang gaganda lang ng mga sequence beads. Ganun-ganun siya. Tsaka neto. Tsaka ito. Tapos, ang brand niya is Robert, ewan. Wait lang. Robert ni Romina. Robert Gandolfi. Made in Italy po siya. Tapos sinerge ko siya kung magkano. Then, nasa $228 ata. Hindi ko alam, hindi ko tanda. Pero, tatry kong isearch tapos ipapakita ko sa inyo. Tapos, itong card na to is nasa loob ng bag. Which is magpapatunay na pagmamayari mo yung bag na yon. Kasi, may kamahalan nga siya. Tapos, kapag kinonvert siya sa pera natin, siguro mga nasa ang hirap best math kasi nasa 100,000 lang naman ba kumpara dun sa ipapakita kong bag sa inyo, yung huling bag, kung gaano po, kung ano po yung presyo nun at kung anong bag nga ba yun. Medyo mura lang po siya kumpara dun at masasabi kong
expensive talaga tong bag na to. At kung tatanungin niyo kung paano ako nagkaroon ng bag na to is galing lang din to sa mama ko at galing lang din dun sa amo niya. Super bait kasi nun. Tapos binigay niya to sa akin, sinabi niya na ano, na madam, sa anak ko pong dalaga to, ko to ibibigay. And then binigay na to sa akin ni mama pagkarating niya is pinakita niya na agad sa akin at nagustuhan ko po agad siya. At pag niyo, pwede mo siyang gamitin pag may mga days from ganun, pwede din namang malling ganun. At pag niyo pong iwawala to, advice ko lang kasi ito yung magpapatunay na sa inyo yung bag na yun. Then ito na po, the most exciting part. Ito na po yung, hindi pa pala, ito pa pala. Ito pa, may isa pa ako, diesel. Oh gosh, charot lang. Ito lang, ito ko siya ginagamit kasi color black na bagay sa kahit anong damit. Diesel, ano to, gas? Charot lang. Tapos, sinturon. Tapos, ano, ang price niya siguro is, ano, ganun din, katulad ng, 100,000, I think. Hindi ko na kasi tanda kung meron, pero nakita ko sa Google yung gantong itsura, pero iba lang color. Papakita ko din po sa inyo para alam nyo rin po kung anong klaseng bag to at kung magkano. No? Advisable ko din po to para sa inyo na bilhin. Pero kung hindi nyo naman po talaga afford, huwag nyo nang bilhin. Kung ano yung meron kayo, yun yung pahalagahan nyo, guys. At huwag nyo hayaang mawala yung mga bagay na meron kayo. At kung siguro kung makakaipon kayo at kung may budget naman kayo, is bumili kayo ng magandang bag. May kamahalan pero sasigurado yun naman natin nyo na magtatagal yan, di ba? Pag mahal, syempre nagtatagal. Aww. Tapos ito din, meron din po siyang card. Diba? May card din siya. Ito rin yung katulad ng isang Robert Gandolfi. Ano, ito rin yung magpapatuloy na sa inyo yung bag na yon. Ang social nga kasi sa atin, wala man lang ano. Tapos meron pa siyang isa, mga gento. Hindi ko alam kung ano to eh. Tapos may mga word na hindi ko alam na nakasulat. Kung hindi nyo nakikita ba, lakay dyan. Ito pa, may isa pa. Ewan ko. Basta siguro kung ano. Kung ano yung purpose ng bag na to, tsaka kung ano yung mga bawal, ganun, mga bawal na gawin dito. Halimbawa, labahan nyo sa washing, syempre bawal, medyo leather din, leather yung tala niya. So, syempre bawal itong basahin, parang magtutuklapan, ganun. Then, this is the most exciting part of our video, no? This is, mapakita ko na sa inyo kung ano yung bag na meron ako na may halagang 1,000,000 pesos. So, totoo po, meron po talaga. At ito na po, ipapakita ko na po sa inyo, no? At malalaman nyo na kung anong brand nga ba yan. At kung posible bang makabili na ako ng isang bahay nang dahil lang sa bag na to. Or sasakyan ganun, kahit ano. Hindi ko alam, siguro may ano na may worth 1,000,000 pesos na ng bahay na. No? Siguro mga 1,000,000 ganun. Siguro makakabili na ako ng bahay na. No? At this is the last. Hermes bag na. Hermes bag. Alam naman natin na may kamahalan yung isang Hermes bag, di ba? At, yeah, mahal talaga to. Then, nung sinerch ko siya, nakita ko talaga yung as in mismong gantong bag. Talagang, ipapakita ko dyan sa inyo. Tapos, tingnan nyo, may susi. Siyempre, expensive to. Siyempre, dapat hindi to mawawala. Hindi mawawala. Siyempre, kapag may ganito kang bag, mamahalin din yung mga nasa loob ng bag mo. Diba? Mahal yung bag mo, mahal din yung nasa laman nun. At, din naman, may padlock pa. Tapos, nakalagay dito sa may ganitong side piece. Ano to? Hermes Paris. Oh, I think sa Paris to ginawa. Ewan ko, hindi ko alam. Then, nakalagay nga is, oo nga, sa Paris. Kasi nakalagay made in France. Then, Hermes Paris yung brand niya. At may susi, no? Safe na safe. At meron din siyang card. Siyempre, ito yung pinakamahal nating bag at meron din siyang card. Tapos parang may ano no, may kalesa dito. Hindi ko alam kung bakit. Kalesa ba ito? Ito. Mas ang maganda dito is para siyang credit card yung itsura, no. Tapos ito, itong nakalagay is ano, we certify that authenticity of this item and confirm that it has been subjected to the most exacting quality control. Ibig sabihin lang daw nito is, itong bag na to is ayun nga, sinabi ko yun sa mga previous bag na pinakita ko na may ganito. So yung magpapatunay sa inyo na kwalidad yung bag at medyo kamahalan nga po. At magsasabing pagmamay-ari niya yung bag na yun. At ano, kung tatanungin niyo ako kung ibebenta ko ba to, hindi po, syempre, magagalit yung nanay ko nito, no? Siguro magagamit ko to pag nag-college ako. And I think na, hindi ko pa alam kung magka-college ba ako kasi diba grade 1 na ka-graduating. Hindi ko pa alam kung magka-college ba ako, itutulungan ko na muna sina mama. At ina-process pa po yung pag-aalam kung magka-college ako. Pero kung sakaling makakapasok na ako next school year, ito po yung gagamitin ko, I think. Pero hindi kasi ako sanay sa mga gantong plan, kaya tinatabi ko muna. At siguro darating din yung point na magagamit ko pa. So, thank you po sa panonood at kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, is don't forget to like and subscribe po. Thank you for watching. Bye-bye!